morning. Nandito na kami sa Philippine Children's Medical Center kung saan kami magpapasko. So tomorrow ang labas ng result. And tomorrow din kami mag-a-apply for online health declaration card and S-Pass na required para makakuha kami ng QR code going to the place kung saan kami pupunta on Saturday. Good morning! We are already here sa airport and kaka-check-in lang namin. Yeah. Ito, Connie, saan tayo pupunta? Sa Boracay! Sa Clark lang tayo pupunta! Maling chismis! Guys, alam niyo ba, yung pilot namin ngayon, lady captain siya. And I like her. Kasi parang mula nung umandar kami hanggang sa na-feel ko na nag-takeoff na, parang wala pang 30 seconds. So, mainipin si ate mo, girl. Good morning! Nagigising ko lang. And second day na namin dito sa Boracay. Hindi na ako naka-film kahapon ng mga ginawa namin kasi ang bilis ng mga pangyayari. And guys, umuulan. Hindi kita. Pero umuulan ngayon, hati ang ulap. Wait, pakita ko. Ayan siya. Umuulan. At malakas ang alon, pero masarap mag-swimming. We checked in at La Carmela and quick room tour lang. We have a small balcony overseeing other balconies, other houses. Medyo malayo kami. Malayo ang view sa beach, pero okay lang kasi we're not checking in naman in a hotel here for a hotel, for a staycation. Ayan. Share kami ng kapatid ko sa room. Malaki naman ang beds nila, guys. This is the standard room. Standard twin sharing room. So, ayan, medyo makalat na. Kasi, syempre, nagamitin namin siya kahapon. This is the CR. Ayan ang aking mga little things. Spacious naman siya, guys. And para sa akin, okay na siya. Yan. And this is the closet. Meron silang hanger. Pero ginamit na namin sa mga basang damit namin. Kaya dalawa na lang yan. And then they have vault. If you want to use it and store your precious belongings. We have mini ref. And dito meron kaming table to place some of our things. We have, or they have this, and separate bins for the PPE, the red one, and for halo-halo na trashes, yung green. Yeah. They have mini table, syempre dyan ang aking area. Alam niyo naman pag babae at nag-Boracay, ang mga outfit, ang mga OOTDs, di ba, kailangan nakalaba. Basta, yun na yun. Syempre, aircon sila. So yon, if you want a budget-friendly hotel dito sa Boracay, you can check in with La Carmela. Meron silang pool doon sa beachfront. And meron din kaming daily breakfast kasama yon sa pag-check-in namin. And today, pag-prepare lang kami to have breakfast and then we will attend church service virtually. And then, nakaschedule kami ng scuba diving at 10 a.m. So, see you guys then! Hey guys, this is their breakfast area. Pakita ko.
tayo, pumunta ko na. Bulabog po. Sa Bulabog. And I'm with the juniors, dalawang junior ang kasama ko. So we are here sa scuba briefing site. And this is Paddy. The name of the place is Paddy. Dito kami i-brief kasi first time scuba divers kami. Except sa aking tatay. That's why nandito kayo ngayon para hindi sa picture at saka sa video. Nandito kayo para natin. So after namin mag-scuba diving, nag-swimming muna kami dito sa Bulabog Beach. Kasi tapat lang dito yung diving center na dapat namin. And guys, tignan nyo naman. Ang lakas ng alon. Walang masyadong tao. Time check, it's 3:47 already and nag-lunch kami mga 3:20. Ganyan, late lunch. Nandito kami ngayon sa Kolay Mangyan. This is very popular food place. Pagka nag-google kayo ng mga budget-friendly places to eat dito sa Boracay. And it's true, budget-friendly nga siya. 6 kami and yung bill namin is 1,100 something. And ito yung mga kain namin. Siyempre, tapos na ang kumain. Spring chicken. Para siyang spring chicken ng Max. Garlic kangkong. Lumpia. This is their meal too. Parang, wait lang. 110 pesos, guys. So, yun din yung order ng tito and tita ko. Kapatid ko, meron siyang ginataang hipon. Bulasing sa aking tatay. Hindi ko alam kung nakakalasing na talaga yun. Malalaman natin mamaya. So yun guys, if you're looking for a budget-friendly place to eat here in Boracay, visit Kolay Mangyan. Balikan ko lang guys, ang sarap na lumpia nila. This is their menu sa Kolay Mangyan. And yan. Very budget-friendly, pero hindi ka titipi rin sa sarap. May nakita ko dito eh, kalagay. Good food at a good price. So, try! So, from Kolay Mangyan, walking distance lang yung Jonas. Yan. Kung ito-search nyo rin yung mga places to eat, Jonas Fruit Shakes, lalabas yan as isa sa mga suggested places to eat sa Boracay. So, doon naman mga shakes na iba-iba. Galing na ako doon kahapon with my college friends. So, ngayon dadalhin ko sila. So, yun. Guys, kung pupunta din kayo dito sa Boracay, join the group. Ang name niya is Boracay Tours. So, nandun lahat. Madaming members doon, nandun lahat yung mga operators dito ng mga tours, ng mga water activities. Marami kayong mga package doon na makikita. And doon din may mga nagtatanong about the health declaration processes, paano kung ganito yung mga ganyan, the swab, so saan mura. And may mga nagtatanong din doon kung saan magandang kumain dito sa Boracay. And doon ko nakita yung Jonas and yung Kolay Mangyan. So, do check out that Facebook group, guys. Boracay Tours. We're here at Jonas. Malapit lang siya. At nakapose na agad yung tatay ko. Sarap dyan. Order tayo. Let's check out their shakes. Hey! Tama na pala yung pwesto namin kanina. Pwesto ng tatay ko kasi puno na sa loob. So dito na lang kami sa labas. This is their menu of shake, guys.
Yan, yan din ang prices. Oh, kahapon nag-split kami ng college friend ko. And okay naman siya, mga 3/4 siya ng baso. So generous naman sila dito sa servings. And masarap. Guys, ito yung sinasabi ko, oh. Ito yung half nila. So, umorder kami ng isang avocado mango. Tapos pinasplit ko. So, dalawang ganito yung nakuha namin. Ayun yung isa. Good morning, guys. Day 3 in Boracay. We're just preparing to go downstairs and have our breakfast. Tapos diretso na kami sa boat station 1. Kasi doon daw yung meet-up namin for the island hopping, helmet diving, and parasailing. So that will be our last activity, beach activity here in Boracay. Tomorrow, we depart back to Manila, to our reality. Pero hapon pa naman ng departure namin bukas. So, baka mag-beach pa kami in the morning. Sana, sana makakita naman kami ng sunset dito. Kasi umuulan na naman, guys. Umuulan na naman. It's 12:36 and nandito na kami sa Crystal Cove. Ayan. So hindi na muna ako bababa kasi ang lamig, guys. Dumaan kami sa parang bagyo ata yung dinaanan namin or low pressure area. Ang sakit sa balat nung mga ulan. Basta yun, masakit sa balat. And ngayon, kahit na nakatigil na yung boat namin, malamig pa din, ang lakas ng hangin. So hopefully, maya-maya after lunch namin, maging okay na yung weather kasi magpa-parasailing pa kami. Time check, it's already 3:38 and nandito na kami sa ulan. Parang may low pressure area kami dinadaanan. Pero ngayon sa parasailing namin, hindi ko makita ang araw mga kaibigan. Binagbigyan naman kami kasi maaraw na. Akala namin okay na. May araw na. Pero may araw siguro sa Maynila. Pero dito wala. Kaya bukas na lang kami kasi umuulan na naman. It's already 6:20 PM. So hindi nga kami natuloy mag-parasailing, bukas na lang. So now, naghahanap kami ng makakainan na dinner. Kasi guys, ang mga establishment dito nagsasara ng 9 PM. So baka mauwi na naman kami sa Unbox. Dahil late kami lagi nagdi-dinner. Kasi yun talaga yung dinner tayo namin sa bahay. See you then!
Good evening, guys. Tulog na kasi yung kapatid ko. So, ganito na lang yung volume natin. I just want to wrap up the day. So, in the morning, we went for island hopping. And tatlong island yung kasama doon sa tour. The Ilig-Iligan Beach. Mabato siya. So, para sa akin, it's not something to look forward to visit. And yung sumunod is yung Crystal Cove na may entrance na 300 pesos. So, nagstay kami doon ng 1 hour. And hindi din ako masyadong nagandahan. Kasi, sabi ko nga sa mga kasama ko, yung beach front nitong hotel, yung kasagsagan, yung kahabaan nitong beach front, okay na siya. Ito na yung pinakamagandang spot that you can find dito sa Boracay. So far sa experience ko, at yung Bulabog Beach sa kabila kung saan ginagawa yung water activities. So, ang nagustuhan ko lang sa island hopping namin is yung sa Crocodile Island. And kung mag-island hopping kayo, don't forget to bring a slice of bread, kahit isa lang, para lapitan kayo ng mga fish. Kasi yun yung nakita kong ginawa ng mga boatmen. And for me, kung magbubuk kayo ng island hopping for the snorkeling and ng scuba diving kasi gusto nyo din sa ilalim, just book helmet diving kasi siya na yung pinaka hassle free. So yun. So after that, kanina nga mga 7 na, hanap kami ng makakainan for dinner and doon kami napunta sa Big J restaurant a few walks away from La Carmela. So after namin kumain doon, seafoods, yan yung mga paluto, kami ni Mama lumabas kami para bumili ng cake. Ito siya ngayon, kinakain ko. Dapat kinakain ko to eh. Dapat kinakain ko to habang nagkukwento ako, but I don't want the recording to take long. So, kwento ko na lang muna, tsaka na lang ako kakain. It's already 10:29. Yung pa pala guys, if you want the hassle-free transfers from hotel to your from airport when you arrive to your hotel and vice versa, just book land transfers. Kasi nung first day namin, syempre galing ang aga mo gumising, galing ka ng biyahe, though hindi naman ganun katagal. Syempre pagbaba mo, diba, parang medyo malata yung feeling, gusto mo ng mahiga. Pero nakita ko kasi doon, yung mga hindi nagbook, nakapila pa sila, nag-aantay sila. Medyo hassle for me. Lalo na pag may kasama kayo na parents nyo, or yung tito and tita nyo, hindi na kayo maghihintay. Kasi pagbaba namin ng airport, pumila lang kami sa booth, mga wala pang 1 minute ng Island Star Express. And then, yun na, tuloy-tuloy na siya from airport to port, jetty port, no? To station, yung hotel namin. So, there you go, guys. Good night, and see you tomorrow. Hindi ko alam, guys, kung matutuloy kami magparasailing. Kasi, simula kagabi, 11, hanggang ngayon, it's raining, and the wind did not change. Hindi ko alam, siguro may low pressure area talaga dito ngayon. But it's just 6:36, and hopefully by 8 or 8:30, masilayan na namin ulit ang araw. I just want to encourage you guys na since pabangon pa lang ang tourism sector dito sa Boracay, be generous sa pagbigay ng tip. And if the price of the item or souvenir or service is reasonable, kung meron naman kayong extra, dagdagan nyo kahit 50, ganyan. Tulong na din sa mga tao dito kasi syempre mabagal pa ang pagbangon ng tourism dito. And yun lang yung pangunahing livelihood ng mga tao dito. So if you're coming to visit Boracay, be generous na lang to our fellow Filipinos. Guys, time check. Island hopping, helmet diving, and parasailing.
Benny!